Ang lahat ulit sa aming taga-subaybay ng Juice Up. Yes. Ito naman po si Ate Kay at Ate Wendy. Wow, ate. Wow, ate na kayo. Yes. Kamusta ate kayo? I hope you had a good weekend. Yes. We hope that you had a great week with your families. At sana, dun sa week na yun, nakapaghanda kayo ng something nutritious for your family. Diba, Ate Kay? Oo. At sana nakapag-juice din kayo, na-practice niyo yung mga juice na itinuro namin sa inyo noong mga nakaraang linggo. Okay. Kung ano po, kung nagamit... Yeah. Kung nagamit niyo po yung mga recipe na tinuro namin sa inyo, kindly comment lang po para malalaman namin na kayo rin po ay nagkakaroon at may natututunan kayo sa aming mga ito. Oo, gusto natin talaga malaman yung mga ingredients din natin kasi for sure, hindi lang tayo nagjujuice dito sa Palawan and they have their own concoctions din. So, gusto natin malaman yun, di ba? So, welcome open. We are open for your suggestions. Yes. Just comment down below even if it's replay. Pinanood nyo po ng replay. Yes. Wala pong problema. Basta mag-comment kayo, mag-share kayo kasi yun naman po yung gusto natin. At itag nyo si Ate Kay yes, or ako. Si so, Wendy. We can reply you guys. Mm-hmm. Ready na po ba kayo sa inyong mga inanda na papaya? We have today, meron tayo. Ano ba? Ilalabas ng ating ating support team ngayon yung engineer, ating mga ano, broadcast engineer. Yung broadcast engineer natin, yung si mga Mike Rocco. Hello. At ingredients Igona, natin. Diba? Yes. So, eto, lalabas si number one ingredient, meron tayong papaya. Papaya. Oh, diba? Tandaradan. Antayin natin, lalabas yan dito. Yan, lalabas na lang yan dito. Lalabas yan sa screen. Ayan! Sige, papaya. May ingredients tayo ang ngayon. Ang main ingredient natin ay papaya at ang mangga. Sunod, mangga. Tandaran. Naka-prepare na kasi na dito. Hinati-hati ko na po kasi. Yes. At saka meron pa isa last na lang. At ang rolled oats. Ta-da! Rolled oats! Meron pa, Ate Kay. Yan. May isa pa. Meron sa, instead of usually nasanay tayo sa coconut water, no, na yes, ini-introduce natin sa inyo. Ngayon, kasi ito yung ingredients na to, maganda to for actually breakfast ninyo. Yes. Smoothie breakfast. Sobrang so, magagawa ng tayo nutrients. Ng milk. Milk yes naman. Fresh with milk. Fresh yes milk. Para sa mga vegan or vegetarian, hindi lacto o vegetarian, pwede nyo nyong gamitin yung cashew milk, almond milk, or soy milk instead yes of regular fresh cow milk. Milk. Yes. Yan, okay. So, bali, Wendy, dinalian ko ngayon kasi... Super dali. Naka-prepare na lahat, naka-prepare actually, guys. Na po. Bakit po namin to prepare? Kasi para sa inyo po, like for example, yung dahilan po natin kung minsan, no, hindi tayo nakapag-juicing sa umaga, ginawa ko hinati-hati ko na siya kagabi para mapakita sa inyo, halimbawa, usually, if you prepare ahead, uh-huh, magiging madali siya sa inyo sa umaga para wala nang masyadong dahilan yun. No? Yes. Na, hindi ako makano kasi masyado pa magtatad-tad-tad pa. So, ang usually ginagawa ko kasi dati nun sa ibang bansa kasi yung sa ibang bansa, sarili mo lang talaga ang sariling kayod sikap mo. Yes, sariling sikap mo. So, ginagawa ko gabi pa lang. Nagpa-prepare na ako ng either pagkain at saka ng juice namin kasi pwede naman yan less than 24 hours itong mga juice. Except yung sa mga pure juices like celery and pure yes, carrot. Talagang, within 20 minutes dapat i-consume mo na yes yon. Oo. So, ginawa ito mga kagaya nito, Ate Kay. Kasi sinapsap ko na siya. Nakikita din natin to. Actually, sa YouTube po, maraming ingredients. So, maraming pinaghalo-halo, iba-ibang style ng preparations when it comes also to oatmeal. So, ang tawag dito is breakfast smoothie. Yes. Smoothie. Breakfast smoothie. Bagay po yan sa mga professional single bachelor. Pwede din yan sa mga parents, siguro. Yeah, pwede rin sa mga parents, of course. Yes, kasi nga, madali na lang, ihahanda na lang nila. Madalian nyo namang hahandain niya. Yep. Ilalaglay nyo na lang sa blender ninyo or sa mga bata para hindi sila agad na magagutuman. Kasi yes diba minsan, matamad sila kumain, ganyan. So, i-prepare nyo na, iinumin na lang nila, busog na sila. Kaya may ito yung mga ingredients dito sa studio, natin. Ate pati Kay sa mga ano daw? Mga nag-workout daw. So, pwede daw nila yung gawin. Uh-oh. Para pang build ng muscle. Yes. Tama ba ako? Low fat lang yung gamitin niyo or non-fat para sa milk, para sa mga nag-workout or nag-gym dyan. Siyempre kasi sila sa calories. O sige, simulan na natin to, Ate Kay. Napakadali lang po nito. So, timingan nyo po ngayon from... Super dali. I-ready nyo po yung inyong timer dyan kasi wala kaming timer yet here. Hindi ko alam kung kaya ng ating broadcast engineer na maglagay ng timer para may makita nyo kung na gaano kadali ito yes i-prepare. Ayan, so time starts now. Ayan. Yes. So ilalagay ko muna yung ice na hinanda ko. Iced milk siya actually.
Di ba sabi ko, para madali, i-ice mo yung mga ihahalo. Ate Kay, may nakikita akong ingredients dito na hindi natin nabanggit kanina. Ay, yung kalamansi. Lalagyan po natin siya ng kaunting patak ng kalamansi at saka ng ginger. Depende sa inyo, sa panlasa ninyo, kung ano. Kasi gusto ko lang matikman nila yung medyo ano, medyo may kick ng konti or may spice ng konti. Uh-huh. Yan. Pero yung main ingredients, like for example, sa mga anak ninyo, mas maganda na yung ano lang, wala munang kalamansi or walang ginger para hindi sila maibahan. Ang kick pala to. Ano yun muna natin yung ice? Oh yeah. Ate Kay, with regards to preparing early, I think Pastor Ancho mentioned something. Nasa mark? Kaya pala naging ito yung ito inspiration kasi na-inspire ako. Na-inspire tayo actually sa message ni Pastor Ancho kagabi. Ay, kahapon pala. Kahapon. Sa ating live church live. Oo. Di ba? Ang sabi niya, di ba, kapag halimbawa, katulad ni Mary Magdalene, di ba, nung pumunta siya afternoon nung ano, sa tomb, 3 a.m. in the morning, because dahil nga sa pagmamahal niya sa Panginoong Jesus, so excited siyang ma-meet yung Panginoon. So kaya, kung halimbawa kayo po ay nag-devotion pa, nagpe-prepare ng food, so maganda mag-start kayo ng maaga. Early. Yes. hindi lang itong pagkain natin physically, yung ating mga piniprepare, kundi ang ating spiritual preparation din for the day. So, ang devotion natin, Ate Kay, ikaw. Ano yung kuha mo doon? Kuha ko. Yung take notes ko. Kasi may take notes kami dito sa net ni Now. Lahat may Now, di ba? So, may take home notes kami dito. And I think one of my favorite points na nakuha kahapon is pre-provide na lahat ng Panginoon. Everything for you. Gusto ko sanang banggitin yung exact same na sinend ko doon sa ating group chat, kasi wala dito yung phone ko. But it says something like this. Nandyan na lahat para sa'yo. Ang kailangan mo na lang ay sumunod at magtiwala. Diba? Wow. So, seeking God early in the morning is making your spiritual body healthy. Then it helps you focus sa mga gagawin mo sa mga buong maghapon pa. So, parang breakfast lang yan, Ate Kay. Yes. Diba, bakit nila sinasabi na breakfast is the most important meal of the day? Bakit nga ba, Ate Kay? Actually, hindi kita masyado masusupport dyan kasi meron tinuro sa akin si Nurse Van regarding dyan. I wanna hear that, Ate. Actually, it's only commercialized yung ano, sabi nila yung kailangan busog ka sa ng breakfast. Sa breakfast. Mm-hmm. Parang kasi, di ba, noong unang 1970s yata nag-start yung cereals and all. Tapos yes, na pula tayo. Ito na yun, guys. Done. How many minutes? Na-time nyo ba? Parang mga 3 minutes lang ata. Or 5 minutes, like around. Sobrang dali lang nung ating smoothie. Diba? Sobrang dali. So yung breakfast na yun is actually heavy breakfast. Is nauso lang daw yun noong 1970s. Dagdagan natin yung ice para malamig. Nauso yun nung sila ay nag-commercialize ng cereal. So sabi nila, para mabenta ang cereal, sabi nila, kailangan filled ka with breakfast. Yun ang pinaka-importante. Dapat marami ka daw kinakain. Pero, it depends sa inyo yun po. Kung halimbawa, sanay na rin naman yung katawan ninyo na kumain ng heavy sa umaga. Okay lang naman. Depende po. I think, Ate Kay, isang bagay na natutunan ko din about, when you wake up, you should drink 2 glasses of water in the morning para ma-activate yung inyong stomach. Diba? Ay, bali nga pala, hindi pa namin na-discuss kasi inyo, no? Meron na kami time ngayon mag-discuss sa inyo kung ano mga ano nito, mga vitamins na makukuha. Naka-ano ba sa atin yung kanyang ano? Ayan. Ang papaya nga pala, sige, discuss mo. Nakikita mo ba, Wendy, kung ilan ang vitamin C siya? Ang papaya ay mayaman sa vitamin C. Actually, it has 103% ng kailangan nating vitamin C daily needs. May nakita ako kanina trivia kasi minsan mahilig tayo magbasa ng mga article. RDI. Ano ba yung RDI? It's the reference or recommended daily intake ng ating vitamin C, ng ating lahat ng mga ingredients, nutrients na kailanganin natin sa ating mga katawan. So pag kami na-encounter kayo na gano'n na binabasa ninyo, it's the recommended daily intake. Okay, excited na ako dyan actually, Ate Kay, sa smoothie na yan. Kasi may isang tao dito sa studio na hindi tayo nilulubayan ngayon. Oo nga. Ayan, lagyan natin. So, bayan tatawagin natin o tatawag tayo ng iba? Pwede naman siyang sumama. Oo, pero may kinausap na ako. Pero pwede naman siyang sumama din. Sige.
Sino kaya? Ay, ano pa ba? Yung mahabang hinantay natin. Nakaraan po yun eh. Oo. Nakaraan pa rin siya. Ayan. Oh, si dalawa kayo. Gusto sige, natin imbitahan. Bali, bago tayo pumunta doon sa ano. Ate Gay, gusto natin imbitahan ngayon yung ano. Ang yung... ating, eh, ano ba siya? Sige, pakilala mo siya. Si, actually, eto. Si Kapitagang, Kuya. Eto talagang nakita ko yung shift. Yung shift from Coke to no Coke to healthy diet. Tama. Baka malaglag ko pa siya ng todo, pero we would like to welcome on stage to join us here and tikman yung smoothie ang ating lively coach ng Champion Youth Philippines and the director of Life Media and lahat ng mga bagay na nakikita nyo ngayon dito, Coach Joshua Buenaventura. Yeah. Oh, at sige, Kiko, sa mga makinat. Hashtag Devo Share. At si hashtag Devo Share at ang ating pinakabibong Francis Polison ng Share Mo Na. Ayan, welcome up. Napilitan lang talaga akong tawagin siya. Yes, hindi po ako nandidiri, Kiki. Meron lang po talaga social distancing. Bawal po kami malap. Yes. Malayo po. Ayan o, ayan. Kitang-kita o. Kasi baka akala nila dahil sa nasa studio tayo, malalapit masyado. Ayan, so, tikman muna ako. Ah, Coach Joss, balita ko nag-juice. May hilig ka daw mag-juice. Kiki, yes, nag-juice talaga kami. Si ang iniinom ko everyday, ate kay talaga. Ay, dalawang carrots, dalawang yellow pepper, at saka ginger, tsaka merong lemon. Wow. Kaya kahit na 25 years old ako, hindi pa rin sira ang mata ko. Yun. Okay. Yes. Okay. Batang bata pa siya, yes. Di ba? Hindi na nahimik talaga ako ngayon kasi 25, yes. Ayaw po ni Wendy na pagka na-extend ang lockdown, siya po ay wala ng trabaho, kaya kailangan niya mabait. Tikman natin. Sige, be the judge. Masarap sana yung may pepino dyan eh. Uy, masarap. Amazing. Talaga, Kuya. Yes. Ay, salamat po pala kay Teacher Phoebe Love. Teacher Phoebe Love and Teacher, ay, Tita Lut, salamat po sa oats. Parang ay, oats to ng aking, ano, ng aking tuna spread. Ay, talaga. Bakit siya naging ganyan? Ay, masarap siya. This is good, healthy. Pakito, it's very filling. Yes. Halimbawa kayo, Coach, may advice nyo ba yan sa mga katulad natin na mga working? Kasi alam ko napaka-busy mo. So, kayang-kaya ba yan gawin ng isang working, young professional, yes, or mga kahit mga magulang para sa anak nila? Mm-hmm. Like, if they prepare it in the evening. Kaya ba yan? I think pwedeng-pwede at saka dapat kasi kesa sa bumibili tayo ng mga tawag ito, synthetic at saka yung mga bagay na nabibili dyan sa labas. I think this is better. Better alternative. Healthy na siya and it's safer for the internal organs. Kaya sa mga magulang, sa mga nanonood sa atin, try this kasi especially pagka na-extend yung ating ano, yung ating ECQ kasi it's very filling at saka ang sarap nung ano, ang sarap ng oats niya. Hindi lang pala sa tuna spread nilalagay ang oats. Hindi kasi meron ako ano, special recipe ng tuna sa juice din. This is so good. Ayan, so good. Salamat. Oh, nagustuhan mo rin ba, Kiko? Oo, it contains dietary fiber, yes, pa, no? Oo, maraming fiber at manganese, yeah. Yes. Manganese, maraming manganese ang ano. Salamat, Coach. Sa mga nanonood dyan. Salamat, Kiko. Oo. Actually, Ate Kay, laki nakaraan yata. Thank you so much, Coach. Salamat gusto sa ating pa? Dalawang mga mabutihing guest na tumigim na ating smoothie. Oh. Maraming salamat and we can stay wait healthy to show you another mix or on Wednesday. Okay, maraming God bless you. Salamat. Stay healthy. Bye. God bless you.